Guys, meron tayong Blackview Mega 1 tablet dito sa halagang 11,599. Makakuha tayo ng 8256 na storage. At ang pinakalugustuhan ko dito yung display 11.5 inches na 2K resolution na. Meron na rin siyang free stylus kung sakaling drawing tayo, magagamit natin to. At ang battery nito malaki lang rin, 8,800 mAh capacity ng battery. Kaya samahan nyo ako sa video ito at sa mga bago, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. Okay guys, pedala sa atin yung tablet na to. Hindi ko alam kung anong presyo, pero nag-update sila kahapon, nasa 11,500 nga sa 8256 na storage. Actually, yung processor nito o chipset, gamit na talaga, MediaTek Helio G99, at mabilis-bilis naman para sa tablet na to dahil 120Hz na refresh rate na siya, at sa mga casual gaming, pwedeng-pwede na rin. So, bago natin pag-usapan yung mga bagay na yan, yung box mo yun natin. Sa box, meron tayong ganyang box. Sobrang laki talaga, 11.5 inches. Tapos sa loob ng box, meron tayong 33 watts na charger lang, mga documentation, Type-C to Type-C cable, at SIM injector pin. At ang pinakanagustuhan ko dito, meron siyang stylus na ganito para kung sakaling mag-drawing nga tayo, magamit natin to. At accurate naman siya, hindi siya pointed, hindi magagasgas yung screen natin dito dahil meron na siyang kasamang tempered glass sa box. So sa akin, hindi ko na siya nilagay. Nung nilalagay ko kasi nagkamali ako, sobrang daming bubbles. So hindi ko na siya talaga nilagay. Pero may kasama tayong tempered glass dyan. Then may kasama siyang protective case at maganda naman siya, para siyang leather at pwede natin gawing stand yan. So yan yung mga kasama niya sa box. Yung mga dumarating na tablet sa akin dati na walang masyadong pangalan, yung mga Blackview, Oscar, mga ganun, hindi ko masyadong ni-review kasi nababagalan talaga ako. So dito sa G99 na tablet na ganito, mabilis siya actually, 120Hz na refresh rate. Yung G99 talagang optimized na yan, talagang pang entry level gaming na talaga, at maasahan mo talaga sa mga tablet na ganito. So saktong sakto to pang entertain talaga, mag-drawing kayo, manood kayo, dahil naka L1 wideband certification na to, meaning na full HD na yung mapapanood natin sa Netflix. Yun nga lang, naka IPS display lang siya, hindi na siya AMOLED, pero sa halagang to, sulit na siya. So meron tayong 11.5 inches na 2K resolution. Sabi ko nga kanina, IPS display lang siya, pero maganda naman yung pagka IPS dito, tutuusin. Hindi lang siya ganung kaganda talaga na katulad ng AMOLED, pero alam nyo naman kung anong kaya ng IPS. So minsan kasi sa mga IPS display, kapag na-off angle ka, hindi maganda yung magiging experience mo. Pero sa mga gatong tablet kasi, tutukan naman talaga, di ba? Tapos ang pinaka nagustuhan ko dito, meron siyang PC mode. Kung alam nyo na yung PC mode, ganito siya. Marami tayong pwedeng buksan dyan na sabay-sabay talaga. Ganyan yung PC mode, parang PC naman talaga. So mas makakatulong yung PC mode na to kung may keyboard kayo. At kung pang laro, pwedeng-pwede na. So ngayon, pag-usapan muna natin yung performance nito pagdating sa gaming. Alam ko hindi naman to ginawa as gaming talaga, pero pang entry level na chipset yung niligay kasi nila dito. So alam nyo naman, yung G99 minsan palag na palag din yun sa mga Mobile Legends, sa mga lowest settings at medium settings, pero subukan natin dito sa Blackview Mega 1 tablet nila. So sa Mobile Legends, meron tayong graphics na high, tapos high din yung frame rate natin. Ang smooth ng paglalaro ko dito, saktong sakto lang talaga yung 60fps, hindi siya bumaba dun, at talagang kayang-kaya niya ang Mobile Legends, maning-mani lang to. So hindi rin siya umiinit habang naglalaro ako ng Mobile Legends, na nakakuha lang ako ng mga 37 degrees Celsius. So isang laro yan sa Mobile Legends, 15 to 20 minutes. Yan lang yung nakuha natin, sobrang lamig talaga. So kayang-kaya niya 60fps lang. Siguro pagdating ng araw makakuha tayo ng 120, pero duda ako kung magkakaroon tayo ng mga software updates lagi dito. Alam nyo naman, kapag ganitong Blackview, kapag Oscar, mga ganun, medyo bihira silang magbigay ng updates. Pero dito sa tablet ito, okay lang na makapaglaro tayo ng 60fps. Huwag na tayong umasa na makakuha tayo ng 120 pa dito, dahil naka G99 nga lang siya. At sinubukan din natin sa Call of Duty Warzone. Alam ko bago tong laro na to, pero yung nakuha nating settings dito, ganyan siya. At sa graphics, hindi tayo makakapili ng mas mataas, nasa low settings lang talaga tayo, at mukha siyang Minecraft. So sinubukan ko sa Snapdragon 8 Gen 2, okay naman siya, playable naman siya, konting adjustment pa siguro sa mga graphics, pero dito pangit talaga. Nakakuha ako ng mga 30 to 40 frames per seconds, at 5 minutes lang bumagsak na siya ng 20 frames per seconds. So hindi niya kinakaya dito, at siguro kailangan pang ma-optimize tong laro
na to, alam nyo naman, bago pa, pagbigyan pa siguro natin ng konti ito. At soon naman na maayos tong laro na to. Pero dun sa isang Call of Duty Mobile, okay na okay siya, nakakuha ko ng high dito. Tapos smooth naman siya sa 40 FPS. Hanggang sa matapos yung laro, kahit sa smoke class, okay na okay siya. Kahit pumasok tayo dyan, hindi siya maglalag. So playable to sa Call of Duty Mobile. At sa mga ibang laro, kung lowest settings lang o medium settings, kayang-kaya naman yung Blackview Mega 1. Huwag lang sa mga highest na graphical settings na mga games, like yung mga Genshin Impact, mga ganun, hindi niya kakayanin. Kaya niya siguro sa mga lowest settings, pero pangit talaga yung GPU ng G99. At sabi ko nga kanina, itong tablet na to, hindi to ginawa as gaming device talaga. Ginawa to for entertainment lang. So pwede tayong mag-drawing dyan, magkulay, accurate naman po siya, at maganda namang gamitin dito yung stylus niya. At sa panonood nga ng mga movies, kahit anong movies pa yan, Widevine L1 certification na kasi makukuha natin dito. Sa battery, tumatagal din yung battery nito kasi hindi naman siya nagiinit habang ginagamit ko siya. At maganda yung ginamit nilang cooling system dito kasi hindi ko naramdaman na naginit talaga tong tablet na to. So sa mga nagtatrabaho po dyan, pwedeng-pwede rin po to. Sa mga Excel, mga ganun, kayang-kaya naman. Kung bibili rin tayo ng mga Bluetooth keyboard, pwedeng-pwede po tong tablet na to. Then naka Android 13 na rin tayo dito. Ang speaker nito, apat po siya. Yun nga lang, wala tayong headphone jack. So yun yung cons ko dito sa tablet na to. Pero yung speaker niya, malakas kasi quad speaker siya. At maganda naman siyang pakinggan. Yun nga lang, nagkukulangan siguro ko ng konting bass lang. Konting-konti lang, pero malakas naman po siya. Pagdating naman sa camera, ito yung mga shot na nakuha ko. Sakto-sakto lang na meron tayong camera talaga dito. Hindi siya ganun kaganda. Alam nyo naman siguro yung mga gantong tablet, hindi naman din pa camera talaga yan. Pero at least nagkaroon tayo ng gantong camera na saktuan lang. Kumpara sa ibang tablet, medyo nagkukulangan tayo ng camera doon. Dito, detalye naman, hindi lang siya ganun ka-impressive. May mga kulay tayong makukuha, may mga detalye at magagamit natin yung camera. Yun nga lang, sa video meron tayong 2K 30 FPS, hindi masyadong kagandahan talaga, saktong-sakto lang. Hindi na ako maasang maganda yung camera talaga nito, lalong-lalo na sa front-facing camera, parang mga sinauna talaga, hindi mo siya mahasaan talaga na magandang-maganda. Parang may magagamit ka lang talaga pagdating sa camera niya. Pero sabi ko nga, kung ikukumpara ko to sa mga ibang tablet na naka-Unisoc, mga ganun, mas nagugustuhan ko itong G99 kasi subok na to, parang lolo na natin to. Parang ganun. Pero para sa akin, for entertainment lang talaga, gaming, panonood ng mga movies, Netflix at kung ano-ano pa, pwedeng-pwede yung tablet na to. Kasi tumatagal yung battery, 120Hz na refresh rate na siya, at sobrang laki ng display. So yun yung nagustuhan ko dito, 11.5 inches na 120Hz na refresh rate pa. So yung link ilalagay ko nilang sa description kung saan yung mabibili yung tablet na to. At sana nakatulong ako sa inyo, at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga gantong unboxing reviews, bagong kalaman at katarantaduan sa channel na to. So once again, ako po si Paul. You get